Hello guys, magandang umaga, tanghali na po pala. Hello mga kapusa, God bless po sa ating lahat. Always remember, God is good all the time. Okay tayo mga kapusa ay gagala muna. So punta tayo sa bayan, sa San Pablo, at bibili natin ng pagkain ng ating mga alagang pusa. Ayan, okay. So, I'm on my way to San Pablo City. Ayan, nadadaanan po natin ang aming San Juan Elementary School. Ayan guys, oh. So, tayo po ay palabas na ng Barangay San Juan, ang aking sinilangang nayon. Andito na po tayo, malapit sa kanto, guys. Ayan, so ito na po yung paradahan ng mga tricycle papasok sa aming barangay. Ayan, so guys, ito na po yung kanto. Papunta na po tayo ng Malaking Karsada or yung Santa Maria Magdalena going to San Pablo. Ayan, guys. So ito po ay Santa Maria Magdalena. Ang atin pong tinatahak ay ang Santa Maria Magdalena. So, nung maliliit pa po kami, ang tawag dito ay Malaking Karsada. So, ayaw kaming papuntahin dyan ng aming mga magulang or ng aming lola kasi baka kami daw ay masagasaan ng karsada. Ng mga sasakyan. Kasi nga, ang daming sasakyang dumadaan dyan kasi malaki yung karsada. Yan, mga kapusa, ako po ay naka-tricycle papuntang bayan. So, ayan, Santa Maria Magdalena po yan, guys. Medyo ang travel po papuntang bayan mula sa amin ay 15 minutes. More or less 15 minutes, guys. So, ito po yung tulay. So, welcome na po tayo sa Barangay del Remedio, guys. Yan. Yan po yung isa sa pinakamalaking barangay sa San Pablo, ang Barangay del Remedio. So, kilalang kilala po ang Barangay del Remedio, guys, sa lungsod ng San Pablo. Bukod sa ito ay developed na, and marami na po ditong mga businesses, kasi nga po ito ay malaking barangay. At maraming pinagkakakitaan ang mga mamamayan dito, guys. Yan, mga kapusa. So, tinatahak po ang Barangay del Remedio. Or yung tawagin natin ay Wawa. So, kasi ngayon ay Sabado, kaya medyo hindi matrapik. Kaya madali ang pagpunta sa bayan, guys. O, dire-diretso lang tayo, mga kapusa. So, ayan. So, marami po motorista ang dumaraan, guys. So, yan po, mga kapusa. So, ito na po yung kanilang mini talipapa. So, malapit na po tayo sa my LSPU, guys. Yan. So, dito na po tayo, guys. Yan. So, yan. Tinatahak po natin ng overpass na yan. Tapat po yan ng LSPU, guys. So, as you can see, mga kapusa, oh, walang traffic, no? Ang sarap po magbiyahe going to city proper pagka ganitong mga walang traffic. Ayan, guys. So, medyo malapit na po tayo sa bayan or sa Sambat. Sambat po muna. Ang unang barangay na papasukin natin bago makarating ng San Pablo ay ang El Cosico Avenue. So, dun po guys, ang gateway to San Pablo City proper. Ayan na po guys. So, ayan, guys.
So, lagpas po tayo ng Riles. Nakaliban na po tayo ng Riles, guys. Medyo mainit po ngayon ang panahon, guys. Medyo maalinsangan. Pero okay lang po. Ganun po talaga. Kailangan nating magtsaga. Kasi kapag ka gusto mo naman yung ginagawa natin, eh wala namang imposible. Diba po, guys? Okay, mga kapusa. So, I love my cat so much. So, kaya kahit tanghali ay kailangan ko silang ibili ng pagkain para sila'y may makain bukas. Although, meron pa naman po na stock. Kaya lang ayaw ko nung nagpapang-abot. Kaya po, kapag alam kong medyo dalawang bag na lang yung natitira, so bibili ko na po agad sila para po meron na ulit silang restock, guys. Okay, so we are now approaching the city proper, guys. Malapit na po tayo. So ayan, andito na po tayo, guys, sa Sambat. Ano po, ito po yung may traffic light. So, titigil po tayo dyan ng konti lang naman, guys. Kasi hindi naman masyadong traffic. Ayan, guys. So, yan. Nakita nyo po siya. Oh, guys, sila po yung mga badyaw. Sila po yung mga kumakalat or nag-iikot dito sa bayan, sa amin, sa lungsod ng San Pablo. Actually, tuwing Pasko, ang dami niyan eh. Kaya lang, ngayon ay April na. I don't know bakit meron pa rin pong ilan. So, minsan hindi ko sila matiis. Sila po yung sumasakay sa jeep. Kahit konti, naabutan ko po yung mga yan. Kasi sila naman po ay atin ding mga kababayan. So, hanggat kaya natin tulungan, sila po ay aking tinutulungan. Actually, may mga kaibigan na po ako na ilang badyaw na nakakausap. Yan, oh, look guys, oh, tingnan nyo po sila. Oh, nag-aagawan po sila sa pagsakay sa jeep para lang po manghingi. So, sila po yung mga kabataan. Dalawang babae po yan na nag-aagawan, guys. So, nakakaawa naman po sila. Diba? Kung ating iisipin. So, kaya po pag may ganang time na meron akong pag nakasakay ako sa jeep, guys, at may nakikita akong ganun kahit konti, ako po yung nag-aabot. Yan, oh guys, oh, ito mo. Yung isa bumaba kasi hinayaan na lang yung isa. So, yan. Dire-diretso na po tayo. Nakaalis na po tayo sa may traffic light, guys. Ayan, ito po yung traffic light namin. So, going to city proper na po tayo, guys. So, this is Rizal Avenue. Yan na po. El Cosico Avenue pa po ito. Going to Rizal Avenue, guys. So, yan na po, mga kapusa. Konting oras na lang at makakarating na po. Konting minuto siguro. At makakarating na po tayo sa city proper. Yun, guys. Ito po yung may tapat ng city subdivision. Medyo nagtatraffic din po dyan. As you can see, guys, ako konti yung tao. Kasi today is Black Saturday. So, karamihan ng mga tao ay nasa pasyalan o kaya ay nasa park or nasa piknitan. Karamihan nasa beach at nagsasama-sama ang bawat pamilya. We are now approaching again yung Riles po. So, dapat yan ng bagong puok, guys. So, ayan mga kapusa. So, malapit na po. Malapit na po tayo makarating sa San Pablo or sa city proper. So, ang amin pong bayan ay lungsod ng San Pablo. Ang bayang ng pitong lawa. Ang bayang pinagpala. Yan, guys. So, we are now approaching the city proper. Ito po yung overpass tapat ng Central School, guys. Mga kapusa, ayan, nasa city proper na po tayo, guys. So, ito po yung busy road lagi po dito sa amin, sa lungsod ng San Pablo. Ayan po ang McDonald's, guys.
So ayan. So we are now approaching sa Palengke or San Pablo City Shopping Mall. So ayan, malapit na po guys. A few seconds ay nasa San Pablo City Shopping Mall na po tayo. Yan mga kapusa, malapit na po. Yan, medyo tumigil po ng konti guys. Yan, diretso na po ulit tayo. So approaching San Pablo City Shopping Mall. Yan, dito po medyo nagta-traffic, especially pag busy days, Monday to Friday. Yan, kasi po yung awasan sa trabaho, yung pasok ng mga estudyante, so kaya po madaming sasakyan guys. Alright guys, this is Amar 1. Matagal na po yung Amar 1 guys. Yun guys, malapit na po yan. Nakita na natin ang San Pablo City Shopping Mall. So andyan po ang maraming tindahan. So ayan guys, ito po ang San Pablo City Shopping Mall. Ayan. So ito po yung unahan ng aming mall. So makikita nyo guys, as you can see, oh, yung tindahan po yan ng mga prutas. So hanggang dito lang po tayo sa labas, hindi po ako papasok sa loob ng palengke. So kasi yung bilihan naman ng pagkain ng pusa ay sa labas lang po. Doon sa pinupuntahan ko, medyo mura po kasi doon, kaya po doon ako pumibili. Kasi guys, talagang medyo mahal din naman po ang pagkain ng pusa. Pinakamura po yung 120 per kilo, yun po yung soy cat, at yun po yung paborito nila kasi yun po ay tuna at hindi po hindi masyadong oily, kaya yun ay paborito ng pusa. Ayan po, prutasan pa din yan mga kapusa. So as you can see, oh, ang daming melon, pakuan, mangga, singkamas, oh, mga prutas na available tuwing summer guys. So ayan, ito po yung mga palamigan. Ito po yung parang sidera guys. Ayan po, oh. So ito po ay tagiliran sa May Flores Street po ito, sa kabila ng mall guys. Ayan. So malapit na po tayo guys sa bilihan ng pagkain. So ayan, ito po yung likod po ito ng unahan po ito ng mall guys. Ayan. Ayan, may palamigan po ulit guys. Ayan. So lapit na po tayo guys. As you can see, ngayon ay Black Saturday, pero medyo may mga ilang tao na po. Ito po yung ito yung kabilang side pa rin po ito guys. So yan. So dito naman guys, ito po ay mga kapusa, ay tindahan ng mga gulay. Yan, ang mga gulay, lahok-lahok na po guys, kasi parang ito nga ay mga sidera. Yan, no? As you can see, masarap mamalengke dito sa amin sa lungsod ng San Pablo. Kaya tara na, punta na tayo dito. Punta na kayo dito mga kapusa. Yan. Oh, si ate guys, oh, kita mo may hawak siyang pusa. Oh, siya isang certified kapusa. Hi ate! Hello po! Salamat sa pag-aalaga ng pusa kahit kayo ay nasa tindahan. God bless you ate! Yan po, kita nyo naman si ate. Oh, hawak-hawak niya ang kanyang pusa. Certified kapusa po yan. Oh. Kita nyo, may mga alaga siyang pusa. Ayan pa, oh, may isa pa po siya. Kulay itim, kulay gray. So talaga pong ang ating mga pusa kahit saan ay nandun po sila. No, even sa market. Kita nyo naman si ate. Nakakatuwa siya guys. Nakakadurog ng puso guys, na may mga taong nagmamahal talaga sa pusa. Kasi talaga naman pong lovable ang mga pusa. O yan. Ito na po yung mga bigasan. Okay. So likod na po ito. Ito po yung may pipaterno na. Sa kabila na ito guys. So marami pa rin po dito.
na tindahan na pwede kayong bilhan. Yun guys. So, yan na po. Oh, mga bigasan yan guys. Or yan. Oh, meron pa rin dito butika mga kapusa. Yan po. Oh. Dami-dami din naman po ang tao. Guys, kahit pa paano. Yan. Ito po yung isang hagdanan sa likod. So, ayan guys. Again, oh, as you can see, may mga badyo po ulit. Mga naka-stay po dyan. So, siguro mamaya gagala na ulit sila kasi sobrang init. Kaya baka nagpapahinga po sila, guys. Ito po yung hagdanan sa likod ng mall ng San Pablo City. Mga kapusa. Ayan po, oh, bigasan po ulit dyan. Ayan, oh, guys. So, ito po yung parking area sa ilalim ng mall. So, ayan, medyo patatawirin muna natin sila. Ayan. Ayan. O, kita nyo, guys. Mga kapusa. So, masarap mamasyal kahit mainit sa palengke ng San Pablo. Ayan. Ito po yung tinatawag naming bulante. So, sinilip ko na din ito guys, para at least kahit pa paano meron po kayong idea para pag magmamarket kayo sa San Pablo. Dito po kasi sa bulante daw ay maraming mura. Ano po? Parang Divisoria. Mura ang mga paninda. Pero di kalidad naman guys. Yan. So, we are now approaching guys dun sa bilihan ng pakain sa pusa. Kaya lang guys, baka ako ay hindi ko na maipakita sa inyo yung video ng pagbili ko ng pakain sa pusa kasi almost 5% na pala yung bat ko. Nade-dead bat na ako guys. Hindi ako nakapag-charge bago kasi umalis. So, baka po ako ay ma-dead bat na guys. So, yan. Oh, malapit na po tayo guys. So, kapag po nawala na yung aking video, ibig sabihin na dead bat ako, no guys. So always remember, God is good all the time, mga kapusa.